Hi mga paps, what's up? Today, pumunta tayo sa North Caloocan kasi nandun yung gumagawa ng bike carrier. QC to Clark, Pampanga, medyo malayo. Kung naka Pirelli Supercore sa race tire tayo, eh, madali maubos yung gulong natin nun kasi malayo lang yung stretch yun. Less yung pagod. Kaya pagdating dun, fresh pa tayo. Mas makakarami tayo ng laro sa Racetrack. Labot siya ng 4 days. So, today is the day na nagawa na siya. And pupunta na natin. So, dito na tayo guys sa North Caloocan. Malapit to sa ano eh. Sa Amparo, North Caloocan. Dito tayo guys sa power carrier. Tama natin yung owner si Sir Roylan. Bali, 2 type lang ginagawa namin sir. Isang motor carrier, tsaka isang basket carrier. Yun na po pulled sa likod. Nakafocus kasi kami ngayon sa motor carrier na double. Ito naman sir, talaga heavy duty pintura nito. Sir, kumbaga kung ano yung stock mo, doon lang tayo susunod. Yung iba kasi sir, hindi nila nilalagyan ito kasi mahirap kabitan. Nagbubutas sila na nasisira yung chassis. Tayo, plug and play. Meron nakadesign na sila para lagyan ng tuwi. Ito naman yung reserva mo, kaya nakabend. Kumbaga naka-corti na siya para ito yung chassis. Mm, tama sir, para nakayakap. Nakayakap. Ano na sir yung mga sasakyan na pwedeng kabitan ng power carrier? Pick-up, high-lock. Ah, Fortuner. Yan sir, Fortuner lang yan. Pickup tsaka SUV lahat pwede. Yung sa isang Montero, ito sir, same lang sa'yo. Ito yung ramp niya sir. Bali, naka-bolt siya dito. Tanggalin mo lang yung nut niya. Then, yung tanggal. Ito yung Medyo mahaba yung ramp natin sir, yung power carrier. Kasi habang humahaba yung ramp, mas madali mag-load ng motor. Dito sir, ka napansin mo bakit siya may mga holes. Ito kasi sir yung na-adjust. Yung diameter niya sir, nagbabago-bago. For example sir, ang Bigbike kasi naglalaro lang yan sa na 5.6. So pag nagpalit ka ng gulong, lumalaki yung diameter. Ang sukat yan sir, pag maglo-load ka ng motor, yung diameter mo sir, nakalabas yung outside sir ng diameter ng gulong mo. Si stopper, lagi siya nakapasok ng 1 inch. Para iipitin niya talaga yung front wheels mo. Pag maglo-load ka sir ng motor, nakababa siya. Hindi mo siya tatanggalin. Tawag niya wheel chuck, di ba? Sir, dire-diretso. Pagdating ng gulong mo dito sir, hindi na sila maghihiwalay. So kahit nakasetup pa yung ikakarga mo na sport bike, kahit konti lang yung clearance niya sa araro, hindi siya tatama kasi hindi na sila maghihiwalay. So pag tinulak mo yan sir, kusa na maglalak yung motor. Ganito sir, parang wala pa siyang tali, pero naka-steady na siya. Kasi dito pa lang sir, lumalaban na siya. For example naman sir, ang iloload mo si NMAX, siyempre maliit yung diameter no. Ipapasok mo to sir. Nanggalin mo yung pin. Adjust mo naman ngayon. Depende sir sa motor na iloload mo. Balik mo lang yung pin. Napansin mo, lumapit siya. Pwede mo pa siya ilapit ng ilapit kung may mga Vespa ka pa para lahat ng motor. Sasakot yan hanggang Vespa. Mm-hmm. Halos hanggang Vespa na 12 inches na. Oo, na maliit. Pero so kahit nasa naman nakapwesto rito, yung balance, yun ang maganda. Yung niya balance pa rin. Kasi double tayo. Pag dirt bike kasi sir, yung iba sir, mapuputik yung gamit nila. Dito nila nilalagay yung mga gamit. Pag mga nag-dirt bike para hindi na ipasok sa sasakyan. Pwede rin siya nilagay ng gamit. Mm. So, sir, wala pa may nahulog sa motor? 3 years na akong gumagawa, sir. Ang puro feedback nila sa akin, okay. Bumiyahe, sir. Wala, sir. Na, no? Puro ang feedback sa akin sa page ko, sir. Bumiyahe sila ng Cebu. Dala nila yung big bike nila. Puro ganun, sir. Maganda naman yung feedback. So nag-roro simula Manila. Mm. Saka yung kinaya, hindi na nahirapan. Nakasakay pa rin sa roro yon, hindi nila tinatanggal. Diretso ulit siya. Ganun talaga katibay. Kasi ang ilalagay natin talaga, sobrang heavy duty siya. Tapos yung nut niya, may welding siyang plate. Para siyempre, pag hinigpitan mo, iipit siya sa chassis. So makukuha natin yung sobrang higpit. Kasi kung wala siyang ganito, iikot lang si bolt. Kaya ganito sir, yung dinesign ko sa parang lock nut. Mm, tama sir. Para hindi siya lumuwag. Si power carrier kasi sir, ang max load talaga niyan, is 320 kilos. Ngayon, wala namang motor sir na 320 kilos. Kinuha ko lang yung max load niya para lahat ng mabigat na lumabas ng motor pumasok. Pag straight tayo, kaya natin kahit mag 120 tayo kahit may big bike. Safe yun, sir. Safe yun, sir, 120. Ngayon, syempre, kung depende rin sa road, kung medyo bako-bako, syempre, tayo mag-a-adjust. Kasi medyo ang
ang suspension kasi natin, yun ang magpe-play pag nabaku tayo. Pero ang play naman niya is bounce lang. Hindi naman siya mag-limit. Paano yung kailangan mong adjustment pag meron? Mag-a-adjust ka dito, sir, sa yung driver. Dito talaga sa yung sir, sa driver. Yung medyo yung pagligo mo, kung dati biglang ligo ka, ngayon medyo makabig ka ng konti. Ganun sa atin. Halos GS na tayo. 277. Shout out pala sa asawa ko kay Jessica Manalili. I love you. Happy anniversary. So yun guys, kung gusto niyo mag-avail ng power carrier ni Sir Roy Lani, punta lang sa Facebook page niya. Roy Power Carrier. Roy Power Carrier. Dalo lang kayo sa kanya Facebook page. So okay na, win na tayo. Bet na. Sir, thank you, Roy. Thank you, sir.